Hello guys! Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi kayo mahuli sa mga susunod kong uploads. Sa PBA, ang dami na nating nasaksihan ng mga magagaling na imports at tumatak sa puso ng mga PBA fans. Kaya lang, yung iba magaling nga pero mayabang. May iba energetic pero average lang ang shooting skills. May iba din na hindi nga masyadong shooter pero hanap naman sa rebound. Kung gaano man kagaling ang mga imports sa PBA, pero hindi lahat sa kanila ay may amazing background. Iilan sa kanila ay undrafted sa NBA, nakatongtong din yung iba, pero hindi masyadong pinapalaro. Ang topic ng video natin ay isa lamang sa mga halimbawa ng mga medyo may hindi magandang karanasan sa nagdaang taon. Bago siya pumasok sa PBA, ay minamaliit ito at paulit-ulit na tinatakwil sa Summer League hanggang sa dumating ang tamang pagkakataon na dininig na sa wakas ng Diyos ang lahat ng panalangin nang mapunta ito sa pinakasikat na ball club sa PBA. Siya ay walang iba kundi si Justin Brownlee. Kinilala siya bilang JB for short at sa puntong ito, may mga revelasyon si Coach Tim Cohn tungkol sa kung paano siya napunta sa team na ito. Sa mga hindi pa pala nakakalam, si Justin Brownlee ay isa lang palang replacement import ng Ginebra. Ang import sana ng Jeans na si Paul Harris ay nagkaroon ng knee injury sa first game pa lang ng Governor's Cup way back 2015. Noong time na yon, nagpagala-gala lang si JB sa Las Vegas at naghahanap ng team sa Summer League na pwede niyang i-try out. Ilang beses na kasi siyang niluwa ng recent Summer League teams niya. 2012, sumali naman siya sa New York Knicks hanggang 2013. Dito siya nagtitraining. Nakapaglaro pa nga ito at nakapag-sign sa isang team sa loob ng 2013 to 2014 season. Kaya lang, wala pa ngang 2014, agad dinapon si JB at naging free agent 2 araw lamang pagkatapos niyang malaman na pakakawala na pala siya. Dahil nga siya ay free agent, napunta siyang Erie BayHawks team ng NBA Development League na kung saan isang satisfying performance ang binigay niya na may 13.8 points, 5.7 rebounds, 2.3 assists, 0.5 blocks at 1.4 steals. Nakasungkit pa nga ito ng Honorable Mention Team Award sa D-League Showcase. Kaya lang, 2 buwan pa lang lumipas, deactivated na agad si JB sa roster nung nakalaban nilang Texas Legends. Kaya yon, naghahanap na naman ng team si JB na mapapasukan sa isang Summer League at ayon pa kay Tim Cohn, nabigo daw si JB na makahanap ng team. Tamang-tama na naghahanap ang Ginebra ng replacement import at may dala itong si Cheryl na bagong import para sa kanila. Si Miss Cheryl nga pala ang agent ni JB. Nung una, parang medyo nagdadalawang isip ang Ginebra na gawing replacement import ito dahil sa height niya. Tapos sa mga practice games pa nila, hindi masyadong maganda ang performance. Pero dahil masipag si JB, matyaga niyang pinag-aaralan ang sistema at bunga ng ilang araw na pagpapractice, nagulat ang team niya nang mag-double-double ito laban sa Alaska at nakakuha pa ng 31 points. Ayon kay coach, hindi talaga niya ito inaasahan dahil sa practice, ang 3-point shooting niya ay 1 out of 15. Tama ang dinig mo, mula mismo kay coach team yan. Nakakagulat, di ba? Ayon sa NBADraft.net, hindi daw 6'7 si JB dahil ayon sa kanila, 6'5 lang daw ang height nito. Nakikita nila na si JB ay may passivity, invincibility, playmaker kahit malaki ang defenders. Pero dagdag ng commentators ng NBADraft.net, wala daw siyang standout skill para magustuhan ng mga NBA scouts. Ang pinakita ni JB sa Maine Redclaws at Erie BayHawks ay hindi pa sapat para maging kwalipikado sa NBA. Sa kabila ng lahat ng naririnig ni JB mula sa kanila, hindi ito sumuko at nagpatuloy para makapag-tryout sa isang team. Nagpatuloy siya para patunayan ang sarili sa lahat ng mga taong naniniwala sa kakayahan niya na kaya niyang mamukod tangi. Si JB ay isang tahimik pero palabirong tao, hindi mapagmataas, hindi asal hambog at marunong makisalamuha. Sa katunayan, nagugustuhan na niya ang kultura ng ating bansa. Pero alam niyo ba na minamaliit pala ng fans noon si JB dahil sa kanyang height? Sinabi niya ito mismo sa isang spin interview. May mga PBA fans ding nagtatanong kung bakit daw medyo may kaliitan ng import ng Ginebra at duda sila na may magagawa ito para sa championship campaign. Sinukat muli ng PBA ang height niya at kinumpirma na ito ay between 6'4 to 6'5 lang. Kung gusto niyo pala itong tingnan, pwede din kayong bumisita sa pba.inquirer.net. Ang lahat ng pananaw ng mga tao sa kanya
ay biglang nabago habang tumatagal at inamin ng Ginebra na nagdadalawang isip ang management na isa lang si JB dahil nung una, medyo hindi ito masyadong nakakapukol ng kanyang 3-point attempt. Pero si JB ay isang napakasipag na import at pagkatapos ng game, pinag-aaralan niya agad kung saan ang dapat pang i-improve. Nakita ito ni Coach Tim Cone kung kaya't pinagkatiwala ng lahat ni Coach Tim kay JB ang pinaka-importanting role sa team. Buo na ang pagtitiwala ng team sa kanya at wala nang atrasan to. Noong 2017, nakaabot sa finals ang Ginebra kalaban nilang Meralco Bolts. Ang score ay tabla 88-all at paborang bola sa jeans. Akala ng lahat magkakaroon pa ng overtime dahil 5.5 seconds na lamang ang natira. Kaya lang, as expected, dala ni Brownlee ang bola at ang nangyari... Pumasok ang 3 niya, wala nang oras na natira kaya panalo ang jeans, 91-88. Ang panalong ito ay isa sa pinaka-memorable sa kasaysayan ng Ginebra. Pinatunayan ni JB na kahit marami siyang nakakasalamuha na mas malaki at mas matangkad sa kanya, kayang-kaya niya itong tapatan. Ang simula ng kanyang career ay talagang napaka-humble na kahit konti na lang naniniwala sa kakayahan niya noon, mas pinag-usayan pa niya lalo ang bawat laban. Ngayon, siya na ay isang 4-time PBA champion at best import noong 2018 at tinuturing na GOAT import ng Ginebra history. Naniniwala naman ako na hindi sukatan ng height para manalo. Remember Des Wells? Si Des Wells ay 6'4 lamang pero napakahanep maglaro at mahilig pang dumakdak. Kaya para sa akin, kahit hindi ako fan ni JB, pero believe ako sa sportsmanship niya at hindi rin mainitin ang ulo. Sa average ng 28 points per game, sino pa bang hindi bibilive? Anyway, kung meron po kayong karagdagang impormasyon, i-comment niyo lang po yan sa baba. Shoutout naman ako kay Edilberto Eram, Papa Doy Lozano, Jonalyn Mulyehon, Edsi Siega, Edly Gomez, Reynaldo Alok, Alessandra Estela, Jesus Guidaro, John David Gulapa, Memong TV na nagpapasubscribe po ng kanyang channel, Leonel Aliera and Family, Michael D, Ariel Biacon Banwag, Anesito Lauron, Ronaldo Medel, Joel TV, Alexis De Tarala, William Pabalate, James Viola at kay Gaming Professor YT na nagpapasubscribe po ng kanyang channel. Sa lahat po ng aking viewers at subscribers, kung nagustuhan niyo ang video ito, hit like at pakishare na din sa mga kaberks. Kung gusto mo pang manood ng iba kong videos, just click here and do the same. Maraming salamat po sa panonood and as always, keep safe po sa lahat.